How courageous, B! Be Electro! All Star! Show! Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts and prepare for blast off. It's time for Tonight! Ngayong gabi, isang kakaibang pagtatanghal ang inyong masasaksihan dito sa Todas, isang makabagbag ng daming katatawanan na gugulo sa inyong isipan, ang drama special na pinamagatang Guhit ng Gulong ng Palad, makaraan ng ilang patalastas. Inihahandog ng El Kalumpang Group of Company, tagagawa't tagapamahagi ng Aling Indais Burong Talangka at Aling Indais Chicharon Bulaklak, ang pinakatanyag at pinakamalaganap na dulong pang telebisyon sa buong Pilipinas. AIDS Aling Indais Drama Special. Ang munting dulang inyong masasaksihan ay sadyang makabagbag ng dami. Ang sabi ko'y makabagbag damdamin. Hoy! Sabi ko, makabagbag damdamin. Ang mga eksenang pinagkabit-kabit ay garantisadong makapagpapatulong ng inyong mga luha. Ang sabi ko, luha! At ang mga magbibigay buhay sa mga tauhan ng naturang dula ay ang inyong mga paboritong artista na kinabibilangan nina Spunky Rigor, sa papel na Mang Piping, Frida Fonda, sa papel na Aling Maria, Maribeth Bichara, sa papel na Binda, Pal Soto, sa papel na Roy, Joey De Leon, sa papel na Alex. Sigurado naman eh, ako na yan. At John Travolta. Este Jimmy Santos. Sa papel na Dodo. Mga kaibigan, huwag niyong gagalawin ang pihitan ng inyong mga telebisyon. Atin hong subaybayan ang magandang dulang ito na pinamagatang Combat! Este Juan pala, Guhit ng Gulong ng Palad. Nagsimula ang lahat sa tahanan ng mag-asawang Peping at Maria. Isang gabing madilim. Anak, sabi ko gabi. Sa loob ng tahanan ng mag-asawang Peping at Maria, makikitang ang dalawa ay mukhang may suliranin. Mamaya siguro, meron silang suliranin. Sa ngayon, mukhang nagsasaya muna sila. Pagka nakasal na ang ating anak na si Minda kay Alex, eh, siguradong mahahango na tayo sa kahirapan. Alam mo, talagang mahahango na tayo sa kahirapan. Oh. Dahil talagang pipilitin ko si Minda na mapakasal kay Alex. Oh. And I will not take no for an answer. All right!
ibubong natin. Sa pangitaing mapagbibigyan ang kanilang kasibaan sa salapi, labis na natuwa ang dalawa. Kaya't sila'y nagkitian. Sila'y naghalakhakan. At dahil ko trip ko lang sabihin, sila'y nag-amuyan ng paa. Sila'y nag-amuyan ng paa. Maya-maya'y may narinig na mga katok sa pintuan. Kaya't tumayo si Mang Piping para buksan nga ang pinto. Ngunit nahirapan siyang buksan ito dahil tila naipit. Kaya't tinawag niya si Aling Maria para tumulong. At nabuksan nilang dalawa ang pintuan. Si Alex pala ang tao. Kasama ng kanyang bodyguard na si Dodong. Kaya, siyempre pa, maluwag silang tinanggap ni Piping at Maria sa kanilang tahanan. Si Alex ay isang taong makisig. Siya'y mayaman. At siya ay isang uto-uto. Siya'y pumunta sa tahanan ni Namang Piping para umakyat ng ligaw kay Minda. At dahil pabor na pabor nga sa kanya ang dalawang matanda, agad nilang tinawag ang kanilang anak. Minda! Minda! Pumasok sa eksena ang babae. Ngunit ang naturang babaeng yaon ay hindi si Minda. Ang babaeng aking tinutukoy na pumasok sa eksena ay ang babaeng nagtitinda ng gulay sa talipapa. Siya ay napadaan sa bahay ni Namang Piping para mag-alok ng gulay. Ngunit dahil meron namang gulayan si Namang Piping sa likod ng kanilang bahay, hindi sila bumili ng gulay mula sa babae. At dahil parang wala sa lugar ang pagpasok niya sa eksena, naasar sa kanya si Dodong. Tumayo ang bodyguard ni Alex na galit. Sinara niya ang kanyang mga kamao. At muli itong binuksan. At sinara muli. Close open, close open, close open. Ngunit sa muling pagsara ni Dotong ng kanyang kamao, nilapitan niya ang matandang babae at ito'y sinapa! Diban. At saka binigyan ng flying kick. Bidang-bidang pakiramdam ni Dodong sa kanyang ginawa. Talagang sigang-siga siya. Kaso nga lang, may baril pala ang nabugbog sa radong babae. Tinutok ng naturang babae ang baril kay Dodong. At saka kinalabit ng gatilyo. Isa, dalawa, tatlo, apat na beses. Buti na lang, wala palang palambari. Anyway, basta na lang umalis ang babae. Parang walang nangyari.
Kaya't muli, pumasok na sa eksena si Minda. Nilapitan siya ng kanyang inang si Maria. At pilit pinatabi kay Alex. Halatang binubuyo ni Aling Maria si Minda sa mayamang lalaki. Samantala, lumabas naman ng eksena si Mang Piping para kumuha ng makakain. At siya ay nagbalik na may dalang isang supot ng pulburon. Binuksan ni Mang Piping ang supot at ipinamahagi ang pulburon sa bawat isa. Balit, 3 piraso ang nakuha ng bawat isa. At ang mga ito'y sabay-sabay nilang kinain. Sabay-sabay nila itong kinain. At nang nasa bibig na nila ang mga pulburon, saka sila nagkwentuhan. Sila'y nagkwentuhan maliban kay Dodo. Dahil si Dodong ay sisipol. Si Dodong ay sisipol. At habang sila'y nabubulunan sa pulburon, makinig muna tayo sa ilang patalastas. Ligid sa kaalaman ng lahat, si Minda ay meron ng kasintahan at ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Roy. Matagal nang magkasintahan si Minda at si Roy, ngunit kinubli ni Minda ang bagay na ito sa dahilang alam niyang hindi magiging pabo ang kanyang mga magulang sa lalaki. Dahil si Roy ay isang hamak lamang na tinundero ng balut. Sa park na ito, nagtatagpo ang magkasintahan. Ang park na ito ang kanilang bali-paraiso. Ngayon nga'y makikita si Roy na mukhang naiinip na sa kahihintay kay Minda. Ngunit ilang saglit pa'y dumating na rin ang naturang babae. At ganun na lamang ang pagtalon ng kanilang puso ng masilayan nilang isa't isa. Patakbo silang nagsalubungan. At saka nagyakapan. Tapos nang yakapan ng mag-irog ay naupo sa bangko. Kahit na hindi pa tuyo ang pintura nito. Pero okay lang. Karburo lang naman niya ang pintura. Madaling maalis ng sabon. Mababahas sa mukha ng dalawa ang tindi ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Lalo na kay Roy, mukha talagang patay na patay siya sa kanyang katibay. Hindi niya mapigilang hindi hawakan ng babae.
kaya't pinadaan niya ang kanyang mga kamay sa buhok ni Minda. At hinaplos-haplos niya ang kutis ng babae. Kahit na hindi pa naghugas ng kamay si Roy, nakagagaling lang nito sa comfort room kanina. Maya-maya'y hindi na nakontento si Roy sa paghawak-hawak lamang. Nagnasa na siyang maramdaman ang lambot ng labi ni Minda. At si Mindaman ay ganun na rin ang nadarama para kay Roy. Kaya't nagkatitigan ang dalawa. Dahan-dahang naglapitan ang kanilang mga ulo para magdampian ang labi ng isa't isa. Ngunit may isang dumaan na tao. Kaya't hindi natuloy ang mainit sanang tukan. Ngunit maya-maya'y nagkatitigan na naman ang dalawa. Naglapitan na naman ang kanilang mga ulo para magdampian ang labi ng isa't isa. Ngunit muli pa'y may dumaan na naman na tao. Kaya hindi na naman natuloy ang mainit sanang dukaan. Kaya't pinagpaliban na muna ni Roy at Minda ang halikan. Naisipan muna nilang magmerienda. Kaya inilabas ni Roy ang kanyang baon. Ang kanyang paboritong onion rings. At ganado nilang nilantakan ito ni Minda. Ganado nilang nilantakan ito ni Minda. Nang maubos na nila ang onion rings, nanumbalik sa kanilang isipan ang paghahalikan. At dahil tila wala nang magiging istorbo pa, itinuloy na nila ang kanilang balak. Ang magkasintahan ay naghalikan. Ang kasintahan ay naghalikan. At kahit pa bad breath silang dalawa, ayos lang, total naman ang mga tunay na nagmamahalan ay nagsasama sa hirap at ginhawa, sa bango at baho. At habang naglalampungan ang dalaway, tayo muna'y magkomersyal. Isang araw na naman ang dumaan at ngayon bumalik na naman ang eksena sa bahay ni Mang Piping at Aling Maria. Makikita ng dalawa ay naghihikab at tila inaantok na. Sa katunayan, papunta na sila sa kanilang silid para matulog.
parang nakapagtataka yata sa dahilang alas 9 pa lang ng umaga at kagigising lang ng mag-asawa. Ngunit ang totoo nito'y hinihintay ni Aling Maria at Mang Piping si Alex sa dahilang meron silang mahalagang bagay na pag-uusapan. Maya-maya pa'y may mga kumatok sa pinto. Nagliang tumayo si Mang Piping para buksan ang pintuan. Ngunit hindi pala si Alex ang tao. Ang tao pala ay isang lalaking namali ng bahay na pupuntahan. Nainis si Piping at isinara niya ang kanilang pintuan. Ngunit hindi pa nakababalik si Piping sa kanyang upuan nang may marinig na naman na mga katok. At muli pa'y binuksan na naman ni Piping ang pintuan. And this time, si Alex at Dodong na nga ang mga tao. Kaya't siyempre pa, agad silang pinapasok ng matandang lalaki. Nagupuan ng lahat at ngayon pinag-usapan na ang mahalagang bagay na pag-uusapan. Ano ka ba? Masahe ka na masahe. Masahista ka ba? Masahista. Kami number ka pa. Mang Piping, bakit di ba ako pinatawag? Alex, pinatawag ka namin dito dahil gusto namin malaman yung tungkol sa kasal nyo sa anak namin si Minda. Kasal namin ni Minda? Mm-hmm. E paano mangyayari yun, Mang Piping, sa bantalang ni hindi ko siya nobya? Alam mo, Alex, alam mo yung anak namin si Minda, nagpapakemi lamang yan. Ang totoo niyan, talagang gusto ka noon. Hindi yata ako makapaniwala, sapagkat maila pa siya sa isang pugong bukid. Isang ibong mailap. Napakailap niya sa akin. Paano mangyayari yan? Alex, alam mo, yung anak kong niyan si Minda, ang gusto niya dapat ikaw agresibo. Gusto niya idaan mo siya sa santong paspasan. Ganun. Ay, kaya nga namin ikaw ipinatawag iho. Para sabihin sa'yo na maging agresibo ka. Nang sa ganun tuluyan ang mapa sa iyo si Minda. Hindi ko kayo madalumat. Hindi ko kayo maintindihan. Anong ibig niyo bagang sabihin? Alex. The third. Mamaya na rin. Kaming dalawang mag-asawa, lilisan ng bahay. Iiwanan namin dito ang mag-isa ang anak naming si Minda. Ngayon, ikaw na ang bahala. Nakuha mo ba ang ibig kong sabihin? Nasasakyan ko! Nasasakyan ko ang ibig kong sabihin. Okay, magaling. Ngayon, siguro naman maayos na ang lahat. Kaya, ang dapat natin gawin ay magdiwang. Magdiwang? Magdiwang! Happy, happy, happy birthday! Sa'yo ang inimin, sa'yo ang pulutan! Ayun nga pala ang plano ng walang hiyang mag-asawang sina Piping at Maria na sinang-ayunan naman ni Alex. Kaya bali ba, naisusigurado na na talagang ang pagkakahango sa kahirapan ng dalawang ganit na matanda. Kaya totoong may rason sila para magdiwang. Kaya't tilang saglit pa'y bumalik si Maria sa eksena na may dalang apat na bote ng soft drinks. Kinuha ng bawat isang tigis ang bote. Ngunit
hindi para inumin ang laman nito. Ang gagawin nila ay aalungin ang bote at patatalsikin ang laman sa mukha ng bawat isa. Ang gagawin nila ay aalungin ang bote at patatalsikin ang laman nila sa mukha ng bawat isa. At habang sila'y nagkakasayahan, narito muli ang mga patalastas. Dumating na ang takdang oras kung kailan isasagawa ni Alex ang plano tungkol kay Minda. Makikitang si Minda ay mahimbing ang tulog. At sinisip-sip niya ang kanyang hinlalaki. Hinlalaki sa paa! Si Minda ay mahimbing ang tulog. At sinisip-sip niya ang kanyang hinlalaki sa paa. Labas, Betchay. Maya-maya pa'y bumukas ang pintuan ng silid. Hindi ito namalayan ni Minda. At hindi rin niya namalayan na may isang lalaking pumasok. At ang lalaking ito'y walang iba kundi si Alex. Si Alex Magbanwa, ang assistant director ng Todas. Ngunit dahil wala namang kinalaman ng hayop na Alex na ito sa istorya, lumabas din siya agad ng eksena. Ngunit hindi nagtaga. Pumasok na rin sa silid ang totoong Alex. At agad siyang tumabi kay Minda. Hinaplos niya ang maputing kutis ng babae. At nang ginawa yun ni Alex, nagising ang init sa kanyang katawan. Kaya agad niyang dinampa ang natutulog na babae. Nagising si Minda, pumalag. Itinutulak niya si Alex. At saka sumigaw siya ng saklolo. Maliban pa sa sakloloy, sinigaw din ni Minda ang salitang Chicharon! Sinigaw ni Minda ang salitang Chicharon! 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 Samantala, muling nakuha ni Alex ang kanyang lakas. Dinambahan naman niya si Minda. Dumating si Roy. Nakumakain ng pansit palabok.
Dumating si Roy na kumakain ng pansit palabok. At ang makita ni Alex Roy, siya ay natigilan. Nilapitan niya si Roy. At nakihingi siya ng pansit palabok. At pati si Minday. Nakisalo na rin. Takam na takam sila sa pansit. Kahit pa ito ay panis na. Ngayong pamay bumalik na sa maaksong eksena ang lahat, nagharap si Alex at si Roy. Lumuhot ang kanilang mga kamao. Nagkis-kisan ang kanilang mga ngipin. At pinawalan nila ang kanilang puot, sinuntok ni Roy si Alex. Ngunit nakailag ito. Sumipa naman si Alex kay Roy. Ngunit si Roy man ay nakailag din. Ngunit dahil magaling sa ilagan ng dalawa, hindi na lang sila nagsuntukan. Nagsabunutan na lang sila. Nang buhok sa kilikili. Nagsabunutan sila ng buhok sa kilikili. Eksakto naman ang pasok ni Mang Piping, Aling Maria at Dodo sa pag-aakalang nangyari na ang dapat na nangyari kay Alex at Minda. Kaya't ganun na lang ang kanilang pagkabigla nang makita nilang dalawang lalaking nagsasabunutan ng buhok sa kilikili. At sa nais niyang matulungan, ang kanyang boss humugot ng baril si Dodong. Ngunit nang makita siya ni Minda, tumakbo sa kanya ang babae para agawin ang baril. At natigil lahat ng gulo nang biglang may pumutok. Tinanganap ni Minda ang kanyang tiyan at siya'y napanganga. Lahat ay nagulat na bigla. Ngunit wala naman talagang dapat ipangamba dahil ang putok naman na narinig ay nanggaling sa baril ng isang sundalong lasing na napagtripan magpaputok. At kaya naman nakahawak sa tiyan si Minday dahil kumukulo ang kanyang tiyan dahil sa pagkain niya ng panis na pansit sa pagbubukas ng eksena. Kaya muling nagbalik ang lahat sa dati nilang ginagawa. Sandali. Break. Wala ba kayo napupuna, pare? Kanina pa tayo sunod na sunod sa nagsasalita na yun. Nag-narrate na yun para tayo ututo, ah. Napasin mo rin pala, eh, no? Walang ganyan. Sino ba yun? Tingnan mo. Nagmukha tuloy tayo mga ututo. Oo, eh. Oo, nahihirapan na sa pinagagawa niya, eh. Ako man, eh. Kung ano na pinagagawa sa akin, di na ako makahingat, eh. So, what do you say we waste him? Tirahin na natin, pare. Alex, ano ba yun? Teka, anong ibig yung sabihin, tirahin? Dali mo nga. Sandali lang. Sandali.
Para kami mga loko sa ginagawa mo eh. Ito ba siya, Alex? Ito siya? Ito. Oh, ito yan. Yan. Siya? Ano pangalan mo? Extra lang ako. Hindi, ano ang pangalan mo? Joe. Ah, si Joe! Ay, Joe! Oh, sa'yo ba si Joe? Oh, Joe! Kanina parang ay loko eh. Kanina parang ay dalawa ng dalawa. Ha? Nagkakagulong-gulo na kami. Hindi ba gusto niya eh? Ang ganda ng acting namin. Ayos na kanina. Ang hira. Sarantado ka pala eh. Hirap din hirap kami ang agad. Nagagalaw dito eh. Kung walang sasasabi mo eh. At yan po nagwawakas ang ating dulang pinamagatang Guhit ng Gulong ng Palad. Inihatid sa inyo ng El Kalumpang Group of Companies, tagagawa't tagapamahagi ng Aling Indais Burong Talangka at Aling Indais Chicharong Bulaklak, ang pinakatanyag at pinakamalaganap na dulang pang telebisyon sa buong Pilipinas. AIDS, Aling Indais Drama Special. Abangan ang susunod na kabanata. Who's there? Erlinda Howe. Erlinda Howe. Who? Erlinda Howe. Ako'y pobreng Erlinda Howe. Naknak! Who's there? Who's there? Kuya ko. Kuya mo who? Kuya ko. Kuya ko who? Kuya ko, iiwan mo. Kuya ko, iiwan mo. Okay. Mr. Paso! Naknak! Who's there? Bahay na Yero. Bahay de Yero who? Bahay na Yero. Oh, bahay na Yero who? Bahay na Yero. Ladies and gentlemen, wala mas alamin dyan. Bahay ni Bale. Bahay na Yero. Bahay na Yero. Bahay na Yero po ako. Alright. Okay. Yus! Okay. Yus what? Engineer, Innocente. Engineer! Engineer, okay. Jimmy. Engineer! The new suitor of Prida is an engineer. Oh, my God. Engineer. Okay, engineer. Iba pickpocket? I might be going abroad, engineer future. Ah, dun sa business. Yes. Abroad pa, ha? Okay. Use corrosion in a sentence. Corrosion? Yes, corrosion. Corrosion? It's hardly explain this word, corrosion. Okay, corrosion. Okay. Sometimes a little bit corrosion in my mind. Because of the pressure, the heat. Corrosion. All right, corrosion. Alam mo, guys? Yes. Yes, girl. Nung nandun ako, naglalakad ako sa LA, no? May nakita kong lalaki. Oh. Sabi ko sa mga kaibigan ko, oy, hindi ba si Tirsa Corrosion? Yeah. Sabi nila, tama ka nga. Si Pia! Yeah. Okay. Bago lahat. Okay. Bechay, happy birthday. Happy birthday to you. Kailan ba? Bukas. All over. Bukas. Okay. Before Thank that, you. This Thank is my use. In a sentence. Use! Use! Pinuwera na naman ako. Hindi. Kasal nito. Okay. Use commercial in a sentence. Commercial? Oh, si Frida. Commercial. Okay. I want to appear in a commercial with Jimmy someday. Plastic. No. Yeah. Plastic. Okay, right. But this is the real score of this commercial. Okay. Commercial! Uh-huh. Alam niya mga kumare, kumpadres, mas magandang mag-swimming ang bata sa swimming pool. Commercial, babida siya. Ano naman?
Di ba? Safe na safe. Safe? Magbalik tayo sa birthday ni Maribel. Oy! Paano na tayo bukas? Ano? May trabaho ako, palampasin niyo. Ah, ganun na lang. Ayan, hindi. O di mamaya, tuloy-tuloy. Oo, yan. After this. Okay. Special thanks to Romel's Billiards and Alex the Third. Thank you. Ay, saka, pahabol. Greetings to Miss Pep Magallano, Miss Beatrix Ordanez, Miss Rigodon, Miss Atienza, Arar Larizan, Reyes Vecino from Cherry Ebue, Teresa Menor, and Vanessa Soto. Okay. Wow, happy birthday! Get well soon to William, to Malu, of Kalayaan Bar, second anniversary. Happy anniversary. Ding, happy birthday! And to all of you. Bye! Bye-bye! We will all see you next week! We love you! Thank you.